So ngayon, nadako tayo ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa paglalarawan, sa pagsasagawa ng Hajj at sa Umrah. So ngayon, medyo i-detalyado natin para kapag at least na lecture natin ito, kapag nandun ka na sa performance ng Hajj, maalala nyo ang lecture natin. You know? So kasi step by step, inshallah, subhanahu wa ta'ala, at ano yung mga gagawin according sa bawat step, inshallah. Now, paglalarawan sa pagsagawa sa gawain ng Hajj. Sa Hajj muna tayo. Para sa dumarating na may layunin na isasagawa ang Hajj, ito man ay Hajj tamato o di naman kaya Hajj kiran o ifrad. Sa sino man na nagnanais na isagawa ang tamato, ay aalis mula sa kalagayan ng ihram pagkatapos na kanyang maisagawa ang umrah. So umrah muna, ito lang sabi natin, di ba? Para naman sa mga magsasagawa ng kiran at ifrad ay mananatili sa kalagayan ng ihram. Ang mga gawain ng Hajj ay magsisimula mismo, okay? Ay magsinong extend call. Once more time, enjoy lower class with Google. Ay, paano to? Pati ba naman ano? Akala ko ba ay ano ako dito? Anyway, ako ay premium. So, ibig sabihin dito, ang yun nga ay ang mga gawain ng Hajj ay magsisimula mismo sa ikawalong araw ng Dhulhijjah. Tandaan po natin na mag-start, kaya pag nagpaalam kayo sa mga modern ninyo, dapat sa ikawalo ng Dhulhijjah. Hindi ko alam, depende kasi yan sa hilal kung kailan mag-start ang unang araw ng Dhulhijjah. Ang mahal kung i-correspond yan sa Gregorian calendar. Kaya hindi natin masasabi kung kailan talaga ang day of Tarwiyah, ika-8 ng Dhulhijjah sa Gregorian calendar. Kasi malalaman lamang natin yan kapag nagsimula ng unang araw ng Dhulhijjah. Kasi yan ay nakabatay sa pagkakita ng buwan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Parang buwan ng Ramadan ba? Nakabatay ang pagsimula ng Ramadan kung kailan nakita ang unang buwan ng Ramadan, ulan ng unang buwan ng Ramadan. Gayun din sa Dhulhijjah. Okay? Na kung kaya sa ang mahalaga sa Arabic calendar ay magsisimula ang Hajj sa ika-8 ng Dhulhijjah. You know? At pagkatapos ay magpapatuloy hanggang sa 13th araw ng Dhulhijjah. Magpapatuloy hanggang sa 13th day ng Dhulhijjah. Ang mga sumusunod ay ang mga gawain na kinakailangan na gampanan at isa sa katuparan ng sinumang naglalayo ng Hajj batay sa pagkakasunod-sunod ng mga araw. Okay, so ano yung mga kapatid? Okay, una, simulan natin sa 8th ng Dhulhijjah. 8th araw ng Dhulhijjah, ito ay tinatawag na araw ng Tarwiyah. Okay? Araw ng Tarwiyah. Ang tawag dyan is araw ng Tarwiyah. Ang araw na ito ay tinawag na Yawmut Tarwiyah, no? 8th ng Dhulhijjah. Ang araw ng pagpapawi. Ang ibig sabihin ng Tarwiyah, mga kapatid, ay araw ng pagpapawi. Dahil ang mga magsasagawa kasi ng Hajj ay kanilang dinadala ang mga tubig na kanilang kakailanganin para sa Mina at Arafah. Sa kadahilanan na ang mga lugar na ito ay walang tubig. Diba? Kaya nga Tarwiyah, pagpapawi, ibig sabihin pagpapawi ng uhaw. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya Tarwiyah, parang iinom ka ba? No? Ibig sabihin prepare. Yes. Prepare. Hindi naman pag-prepare, kundi ay ito ay, kasi yung mga asa panahon kasi noon, during that tinatawag na Day of Tarwiyah, ay yung mga haji, talagang nagdadala sila ng mga, ng tubig. At yung tubig na ito, ginagamit nila sa 4-8 at saka 9, which is 9 ng Ayamu Arafah. Kasi walang tubig sa mga panahon na yaon doon. Siyempre, noong unang panahon, di pa naman available masyado ang tubig. Okay? Na kung kaya, ngayon, sa panahon ngayon, alhamdulillah, very abundant na yung tubig, mga kapatid, ay punong-puno pa, kaya ang sinasabi ko sa inyo, okay ba? Pupunta lang kayo ng, malalabas lamang kayo sa tent, ay punong-puno ng ref yung mga chocolate saka ng mga tubig. Di ba? Pero yun yung history kung bakit tinawag na Yawmut Tarwiyah. Yawmut Tarwiyah. Di ba? Yun yung history. Dahil nga, ang mga magsasagawa ng Hajj ay kanilang dinadala ang mga tubig na kanilang kakailanganin para sa Mina at saka para sa Arafah. Sa kadahilanan na ng mga lugar na ito ay walang tubig sa mga noong unang panahon. Walang tubig yung mga lugar na yan. So, balit ngayon, alhamdulillah, meron ang tinatawag na tubig, alhamdulillah. Pero still pa rin ang Day of Arafah, Day of Tarwiyah ang pangalan. Hindi naalis yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Now, sa 8th araw ng tinatawag na Dhulhijjah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, 8th araw ng Dhulhijjah,
ang magsasagawa ng Hajj ay papasok sa kalagayan ng ihram para sa Hajj, no? At either ano ka, either sabihin natin na especially Hajj tamattu ka, 'di ba? O kaya ifrad. At of course kapag kiran, syempre kasi ang kiran tuloy-tuloy man talaga 'yan. Tuloy-tuloy ang ihram. At inirekomenda para sa kanya na pumasok sa kalagayan ng ihram bago sumapit ang dhuhur, especially sa mga nang ifrad o kaya Hajj tamattu, no? Ay mas mainam, which is recommended na, which pag sinabing recommended ay ito ay kanais-nais, hindi man ito kinakailangan na pumasok at mag-engage sila sa tinatawag na ihram bago sumapit ang dhuhur. Okay? Siya ay magsasagawa ng kanyang ihram mula mismo sa lugar na kung siya ay mananatili dito sa loob ng Makka o malapit sa Makka, kagaya halimbawa ng labas ng boundary ng haram. Okay? Na kung siya ay nanatili sa loob ng Makka, narapat na siya ay papasok sa kalagayan ng ihram doon. At kung siya ay nasa Mina, kinakailangan niyang mag-ihram mula sa lugar na yaon. Diba? So, ibig sabihin dito, hindi mo na kailangan pupunta ng Masjid Aisha. Tulad na sinasabi ko, kapag nakatira ka sa loob ng boundary, ang pagpunta sa Masjid Aisha o kaya sa mga boundary ng haram ay para lamang sa umrah. Hindi para sa tinatawag na Hajj, mga kapatid. Kasi sa pag-Hajj, kapag na-ihram na ito ay para sa Hajj, ay kung saan ka nakatira sa loob ng Makka o kaya malapit sa Makka, which is labas ng boundary, ay yun ang magiging station mo para i-engage mo ang sarili mo sa ihram. Okay? Subalit yun nga, bago mag-duhur, ang pinakamainam ay bago sumapit ang duhur kung susundin natin yaon. Sa makatuwid, siya ay maliligo, maglilinis, magpapabango sa katawan at pagkatapos kanyang isusuot ang kasuotan ng ihram. At pagkatapos kanyang sasabihin ang labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika la, labbaik la sharika la ka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la sharika lak. Pwede rin sabihin yung istirat, no? In habasani habisun fa mahalli haythu habasani. Okay? So yun mga kapatid, no? Of course tayo naman na mga since na grupo tayo, meron tayong mga schedule niyan, di ba? Halimbawa, ang usually kapag kung sakasakaling nagdeklara ang ating hamla na lilisanin natin ang Makka papunta ng Mina sa umaga pa lamang o kaya after ng bago magduhur o kaya after ng duhur, kasi hindi naman natin pwedeng pangunahan yung hamla natin. Sila yung magko-coordinate, sila meron tayong mga nakalaan na timetable kung kailan tayo aalis, di ba? Kung kailan tayo sabihin natin na pupunta sa isang lugar, lahat yun ay naka-timetable po yan. Okay? All we have to do is to follow the rules at kung ano yung tinatawag na sa sistema ng hamla natin. Malinaw? Na kung kaya, ang mahalaga ito ay general information para malaman natin. So, kung gusto mo isa katuparan ito, kahit ikaw ay kabahagi ng hamla, grupo ka, pwede mo rin isa katuparan ito na before pa lang, kung alimbawa, alis tayo papuntang Mina is after ng asar, pwede ka naman mag-ihram before ng duhur. Walang problema, may sakatuparan mo ang pinakamainam na sunna. So before ang duhur, pwede ka na mag-ihram. Then, yung pag-alis, papunta ng tinatawag na ng Mina is after ng asar, does it? Walang problema doon. Wala nang tinatawag na problema. At least, may sakatuparan mo yung tinatawag na sunna at sumunod ka sa sistema ng hamla. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pagkatapos siya ay tutungo sa Mina at doon niya isasagawa ang pagdarasal ng duhur, pagdarasal ng asar, ng maghrib at saka ng isya at ganoon din ang fajar sa susunod na araw. Lahat ng ito ay sa Mina isasagawa kung ito ay makakayanan niyang makarating ng Mina bago magtanghali, syempre. Of course, nowadays, mga kapatid, alam natin, traffic, sobrang traffic yan. At saka by schedule po yung pagpunta doon. Okay, kung sakasakaling man dumating tayo doon before ng duhur, yun yung gagawin natin. Doon isa sa katuparan ng duhur, asar, maghrib at saka tinatawag na isya. Pero kung after pa na tayo ng asar makapunta, doon ay isa katuparan ng maghrib at saka isya o kaya tinatawag na fajr. Kung gabi naman, ganoon din. Okay, doon isa katuparan kung ano yung nadata natin pagdarasal kapag nakarating tayo doon. Isasagawa ang bawat pagdarasal doon ayon sa itinakdang oras ng bawat isa na may kasamang pagpapaigsi sa apat na rakaa at gagawin na dalawang rakaan na lamang. So ibig sabihin sa mga nagsasagawa ng ng Hajj, no? Kapag nakarating ka na doon, ang gagawin mo is kasran. Yung mga apat na pagdarasal ay gagawin mong dalawang pagdarasal. Subalit sa kanya-kanyang oras, hindi i-combine, hindi pwedeng i-combine. Okay? Kundi ay jam'an lamang. Yan ang tinatawag na sunnah at mas appropriate. Malinaw? Jam'an. Kasran.
Ibig sabihin, a shortening without the combination. Okay? Ito ay pagpapaigsi lamang at hindi ipagsama ang dalawang tinatawag na pagdarasal. Mananatili siya sa Mina hanggang sa pagsikat ng araw kinabukasan ng ikasyam na araw ng Dhulhijjah. Ikasyam na araw ng tinatawag na Dhulhijjah. Sunna na babanggitin ng paulit-ulit ang talbiya sa araw na ito. Okay? Sunna na babanggitin ang talbiya ng paulit-ulit sa araw ng Tarwiyah. Now, Ustaz, bukod sa talbiya, anong gagawin natin doon at bukod sa mga tinatawag na pagdarasal? Gagawin natin, syempre, meron tayong mga briefing, may mga tayong mga halakat al-Quran, pagbabasa ng Quran. Hindi po mawawala yan sa programa ng Hajj. Kapag nasa 10 ka, ang gagawin natin, isa sa mga programa yan, mga kapatid, ay ang halakatul Quran. Okay, bawat grupo may merong i-assign na mga grupo na kung saan sa bawat grupo ay may magtuturo ng Quran. Tapos ay, yun nga, tuturuan niya ang mga kanyang mga nasasakupan. At iba pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Then, mga lecture at kung ano-ano pa. Okay, dadako tayo ngayon sa tinatawag na ika-syam na araw ng Dhulhijjah. Okay, sa ika-syam na araw ng Dhulhijjah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ito yung tinatawag na Yawmu Arafah, Day of Arafah, araw ng Arafah. You know? So una, nagagawin natin, una, pagkatapos na sumikat, no? Pagkatapos na sumikat ang araw, ang magsasagawa ng Hajj ay kanyang lilisanin ang Mina patungong Arafah. Diba? So after ng, syempre, after ng Fajr, yan mga kapatid. So depende rin sa schedule yan. Kasi usually, ang ibang hamla ay naka-schedule sa kanila na umaga pa lamang after ng Fajr ay umaalis na sila papunta ng Arafah. Diba? Kasi hindi pwedeng lahat magkasabay-sabay kasi magkakaroon ng stampede. Lalo pat, paki-mute po ang inyong mga ano, jazakumullahu khair. Lalo pat, maraming mga sasakyan, maraming mga bus at kung ano-ano pa. Na kung kaya ay ang iba nakaschedule sa umaga, ang iba nakaschedule sa bago magtanghali, ang iba ay nakaschedule after pa ng duhor, ang iba nakaschedule after pa ng asar. Okay? Ang mahalaga ay maabutan doon bago mag-maghrib at saka mag-stay hanggang mag-maghrib. Kasi hindi naman kinakailangan na whole day sa Arafah. Ang mahalaga ay nakastay ka doon ng bahagya at maabutan mo ang paglubog ng araw doon sa Arafah. Yun ang mahalaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? So tayo, nakadepende yan sa schedule natin. Tulad na sabi ko, lahat ng pagpunta natin sa mga bawat lugar ay mayroong timetable na sinusunod. Okay. So ang magsasagawa ng Hajj ay kanyang lilisanin ng Mina patungong Arafah habang sinasabi ang talbiya. Inirekomenda para sa kanya na magtungo ng Namira at siya ay mananatili roon hanggang sa paglipas ng tanghaling tapat kung ito ay makakayanan niya. Siyempre, sa panahon natin ngayon, tayo ay may hamla, hindi natin magagawa yun. Siguro ang kaya lang gumawa nito yung mga kulorom, kumbaga. Okay, yung mga sabi natin na yung mga individual na nakalulusot, no? At hindi sila hinarangan ng pulis, kumbaga, no? O adumang katulad nila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang sunna ay ang paglipas ng tanghaling tapat, saka pa siya papunta ng sabihin natin ng Arafah mismo. Okay, kasi ang Namira ay bahagi ng ng Arafah. Okay? Kapag lumipas na ang katanghaliang tapat at nagsisimula na ang oras ng duhor, sunna para sa tinatawag na imam o sa sino man ang kumakatawan sa kanya na magbigay ng khutbah sa mga hujjaj, mga nagsasagawa ng Hajj, na angkop sa kalagayan ng kaganapan, no? Sabi ng angkop yung tungkol sa paalala, tungkol sa kainaman ng Arafah. At gayon din no para sa khutbah para sa Hajj at kung ano-ano pang mga paksa na which is bagay doon sa panahon. Bibigyan din niya ang tauhid, ang kaisahan ng pagsamba sa Allah, mga alituntunin ng Hajj at mga mahalagang isyu o usapin na may kaugnayan sa kadahilan ng sa kanilang pananampalataya. Hindi man pwede doon mag-discuss ng business. Okay? Okay, sabihin natin mag-discuss ng jihad. Kundi ay ang i-discuss doon ay ang naaangkop sa tinatawag na panahon, lugar at kalagayan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, lahat yan ay buong Arafah ang makakarinig ng khutbah, although ang khutbah ay mangyayari yan sa tinatawag na doon sa Namira, sa Masjid Namira. Doon yung imam. Subalit yung mga sound speakers ay kalat po yan sa lahat ng
gilid at lahat ng sulok ng Arafah. Okay, marinig po ang khutba ng imam. Then, of course, pangalawa mga kapatid, pagkatapos, isasagawa ng Hajj ang pagdarasal ng duhor, no? Okay? Isa sa katuparan, kumbaga, pagkatapos isasagawa ng Hajj ang isang haji ang pagdarasal ng duhor at asar bilang jam at takdim na pinagsama sa oras ng duhor at pinaigsi na may isang adhan at dalawang ikama. Paano ito? So kapag dumating na ang oras ng duhor, no, sa tinatawag na Arafah, ang mangyayari ay magsasala tayo ng duhor at saka asar magkasama. Tigda dalawa-dalawang raka'a. Isang adhan at dalawang ikama. Ikama para sa duhur at ikama para sa asar. Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inatas para sa nagsasagawa ng Hajj sa araw na ito na siya ay humarap sa direksyon ng Kibla at siya ay mananalangin at magsusumamo sa Allah ng masigasig at marami sa abot ng kanyang kakayahan. Kaya doon pa lang mga kapatid ay talagang sukdulan na ninyo ang inyong isagad na ninyo ang pagkakataon para sa dua doon sa Arafah. Okay, huwag tulog-tulog doon. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong sabi natin umidlip kasi talagang hindi maiwasan ng idlip doon lalo pat pinag-kombinasyon ng init at saka ng lamig ng aircon, no? Hindi talagang malayo na aantukin tayo doon. Na kung kaya huwag naman sana na buong araw matutulog ka doon. Ay na. Doon ka na sana sa hotel kung ang pake mo matulog. No? Hindi pa kami nakakadisturbo sa iyo. 'Di ba? So doon ay ang gagawin mo doon ay puro ibada. Puro ibada. Syempre kakain din naman mga kapatid, walang problema. Libre ang pagkain doon. 'Di ba? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya ay 'yun ang tinatawag na sabihin natin, no? Gagawin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So habang siya ay nanalangin at nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala, narapat na kanyang ipakita ang kanyang ganap na pagsuko, pagsusumamo, at pagtatalima sa harapan ng Allah. Ipakita mo sa Allah na ikaw ay nangangailangan. Ipakita mo sa Allah na ikaw ay kailangan mo ng tulong ng Allah. Ipakita mo sa Kanya na ikaw ay nagsusumamo sa Kanya. Ipakita mo sa Kanya ang buong tinatawag na pagsisi mo sa mga nagawa mong pagkakamali at pagkakasala. No? At ganun din na kanyang ipapakita ang labis-labis na kahinaan at matinding pangailangan sa Allah. Diba? Kakakinakailangan na kanyang ipipilit, no? Siya ay mamamalagi at magpapaulit-ulit sa kanyang mga panalangin at pagsusumamo. Diba? So pwede mong ulit-ulitin yung tinatawag na sabihin natin yung mga dua mo. Kung wala ka nang maisip na dua, balik-balikan mo mga kapatid. Ipanalangin mo naman siyempre yung sarili mo, yung pananampalataya mo, yung iman mo, yung kabilang buhay mo. Ina, ya Allah, puro bigyan mo ko ng bahay, ya Allah, bigyan mo ko ng luxury car, ya Allah, bigyan mo ko ng 4x4, ya Allah, bigyan mo ko ng bagong cellphone pagkatapos nito, astaghfirullah aladhim. Yung mga duan na kung ano-ano, mga puro makamundong bagay, di ba? Ya Allah, bigyan mo ko ng ng tawag diyan, ya Allah, bigyan mo. Puros. Ya Allah, bigyan mo ako ng apat na asawa. Eshada. You know? So kailangan mga kapatid, ay kung humingi ka ng dunya, umingi ka rin ng tanatawag na kabilang buhay. Okay, kabilang tanatawag na buhay. Ayo, Sister Norcida. Nag-react, Sister Norcida. Yes, go ahead. May tanong po kayo. Okay. Chef, napindot lang. Okay lang po. So, yan po mga kapatid, no? So, doon talaga, isagad muna yung mga dua mo na hindi mo pa nailabas. Doon mo ilabas. No? Doon mo tinatawag na inabas yung mga pinakatago-tago mong mga sabihin natin mga dua na gusto mong ipanalangin sa Allah. Sa sinabi na, dahil walang duda sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu du'ai du'au yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ang pinakamainam na dua, ang pinakamainam na panalangin ay ang dua sa araw ng Arafah. At ang pinakamainam na sinabi ko at sinabi ng mga propetang nauna sa akin ay ang La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wallahi, aib sa isang Muslim. Wallahi ka, alam mo yon, napaka depekto sa isang Muslim na hindi alam ang dua na ito, hindi alam ang zikir na ito. Ito yung hadith na ito ay patunay na ang zikir ay dua. Okay? Ang zikir ay tinatawag na dua. Diba? Dalawang klase ng zikir. Mujarrad zikir at yung zikir na dua.
At ito ay isa sa mga dua na dhikr na dua. Na kung kaya ito yung pagsabi ng la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Paulit-ulitin natin yan mga kapatid, kapag pagod na tayo sa paghingi ng tinatawag na para sa ating mga sarili, para sa mamahal sa buhay natin, para sa mga pamilya natin, at kung ano-ano pa, kung sino-sino pa, then, ulit-ulitin mo itong dua na ito, itong dhikr na ito, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Diba? Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, ang nag-iisa at walang siyang katambal. Sa kanya lamang ang kapangyarihan at sa kanya lamang ang papuri at pasasalamat at siya ang may kakayahan sa lahat ng bagay. You know, yan po ang ibig sabihin. Yan po ang tinatawag na sabihin natin kahulugan ng dua na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malinaw? Of course, ang hadith ay matatagpuan Sunan at Tirmidhi. Kinakailangan sa isang haji, kinakailangan sa isang tinatawag na hajj, sa isang haji na magsumikap sa panalangin gamit ang mga mapanaligang dua. Confirmed na dua mula sa hadith ni Prophet Salam na ginagamit niya at mula sa mga sabi natin salafus saleh o kaya sa mga sahaba na naisalaysay at naiulat mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyang iwasan ang anumang makabago ang mga huwad at gawagawang panalangin na hindi na ayon sa batas ng Sharia. Kung kanyang babasahin ang alinman mula sa Quran, ito ay mabuti at narapat din na siya ay magbigay ng salawat. Ang ibig sabihin ay pagbati at pagpupugay sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan kapag tapos ka na magdua, magdikir ka. Pagkatapos magdikir, magsalawat ka. Diba? Kasi alam natin napapagod yung dila natin mga kapatid sa isang bagay. You know? Then mag-shift ka ng another form of ibadah. Ang mahalaga ay ma-occupy lahat ng mga oras mo habang ikaw ay nasa Arafah mula sa mga iba't ibang pagsamba sa Allah, higit lalo ang pagsamba na may kaugnayan sa dila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, syempre ay mayroon tayong tinatawag na sabihin natin. Pangatlo pala, lilisanin ng haji ang Arafah patungong Muzdalifah pagkatapos na lumubog ang araw at hindi pinahihintulutan sa kanya na lisanin niya ang Arafah bago lumubog ang araw. Bago lumubog ang araw. Pero walang problema na halimbawa nakalis ka na sa tent, no? Habang kasi marami yan eh, marami halimbawa especially halimbawa kung pag nag-train, no? Talagang sobrang pila, napakahaba ng pila. Walang problema halimbawa after ng asar o sa kalagitnaan ng asar at saka maghrib ay nakapila na tayo kumbaga o kaya sabihin natin nakalabas na tayo sa tent. Subalit, wag lang mangyari na maabutan tayo ng paglubog ng araw na nasa labas tayo ng boundary ng Arafah. Okay? Kasi hindi tinatawag na foul yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang mahalaga, maabutan tayo ng paglubog ng araw na tayo ay nasa boundary, sa loob ng boundary ng Arafah. Okay? It's not necessarily na sa loob ka ng tent na maabutan, hindi. Kundi ay naabutan ka ng paglubog ng araw na ikaw ay nasa loob ng Arafah, hindi sa labas ng Arafah. You know? So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung gagawin niya ito, kinakailangan niyang bumalik sa Arafah kahit naabutin siya ng gabi sa kanyang pagbabalik. Kasi yun ang rules. Once nakapag lumabas ka sa boundary ng Arafah, naabutan ka ng paglubog ng araw sa labas ng boundary ng Arafah, kinakailangan mong tinatawag na sabi nating bumalik. No? Limbawa, nasa labas na pala ako, wala pang paglubog ng araw. Kinakailangan natin bumalik, tara na, tayo na. So habang bumabalik siya, kahit pa naabutan siya doon sa paglubog ng araw, sa pagbalik niya. Ang mahalaga, makabalik siya mga kapatid. Kung hindi siya babalik, ano mangyari sa kanya? Pagbabayaran niya ang kanyang paglisan bago ang paglubog at hindi pagbalik sa pamamagitan ng pagkatay ng hayop na tulad ng tupa o kambing, baka o kamilyo bilang kabayaran sa kanyang nagawang pagkakamali. Yan ang tinatawag na sabi natin ay kafara. Okay? Yan ang fidya o tinatawag na kafara. Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito, pag hindi ka nag-aaral talaga ng ganito, yung malalaman. Kapag alimaw, nakisabay ka lamang, wala kang formal education, o sabi natin, hindi ka naka-attend ng mga lecture regarding sa Hajj, iba, tapos sasabi ng mga kagrupo mo, tayo na, habang araw pa, mahirap na abot na tayo na dito ng paglubog ng araw Arafah kasi sobrang traffic na. Ay, ikaw, sunod-sunura, wala kang alam, kasi ang alam mo lang, magpa-cute, diba? Na hindi ka naman cute. So, na kung kaya, ay maaaring na-violate mo ang tinatawag na isa sa mga napakahalagang tuntunin ng tinatawag na Arafah. Diba? Magkatay ka talaga. Okay? Magkakatay ka. Tapos sasabihin sa'yo, anong ginawa mo? Bakit kayo lumipas ang tinatawag na ano, nang lumipa, bakit kayo umalis ng Arafah? At nasa Muzdalifah kayo araw pa?
wala pang paglubo, nasa mo, nasa Muzdalifa na kayo. Hey, Ustaz, na kasi yes, yan ang sinabi ng aming leader. Okay? Yes, sir. Yes, go ahead. Ibig sabihin, lisanin ng Arapa right after ng Maghrib, inshallah, ganyan. Yes, pag lumubog na yung Arafah, pwede ka nang lumisan sa tanataw ng Arafah. Ibig sabihin, pwede ka nang lumabas sa boundary ng Arafah. Of course, ang paglabas kasi niya, papunta na Muzdalifah, minsan nalilate. Makarating na na Muzdalifah, madaling araw na, o di naman kaya 12 midnight. Kasi nga, napaka-traffic, depende yan sa schedule o timetable. Okay? So, yun po yung mahal. Pero pag nahuli sa... Pag nahuli patungo Muzdalifa, wala namang ano yun, wala namang violation yun. Walang violation. Ang mahalaga, makarating ka na Muzdalifa bago mag-fajar. You know? Arafa pa tayo. You know? So yan yung mga kapatid na, na kung kaya ay narapa talaga na ano. Tapos ay anong ginawa mo? Kasi na yun mga ano na, yan ang kasabay ko, sabi niya ganito ganyan. So wala ano, kailangan mag-cut kasi yung violation na hindi ko alam. Ayan, kasi bakit? Pumunta ka agad, 'di ba? Wala kang hindi ka nag-aral, hindi ka nag-attend, 'di ba? 'Yun yung mga nagmamagaling, kumbaga, na alam nila lahat, alam nila lahat-lahat. Kaya napakahalaga ng tanatang ng mga hakbang sa ritual ng Hajj, mga kapatid. Na maaring mabypass mo 'yun, hindi mo pala alam na maaring makasira ng Hajj mo. Iyadan billah. Okay. So may mga patnubay tayo habang tayo ay nasa kalagayan ito. So ano yung mga patnubay? Una, ang wukuf bi Arafa o ang pagtigil sa Arafa, ang tawag niya is wukuf bi Arafa. Pag wukuf, ibig sabihin pagtigil, no? Ay may sasakatuparan lamang kung ang nagsasagawa ng Hajj ay nandoroon mismo sa lugar ng Arafa sa ikasyam na araw ng Dhulhijjah. Siya man ay nakatayo roon, o nakaupo, o nakahiga, o nakasakay, at hindi ibig sabihin na siya ay nakatayo lamang batay sa literal na pagpapakahulugan ng salitang wukuf. Ang ibig sabihin ng wukuf, literally pagtayo. Hindi ibig sabihin na buong araw ka magtatayo doon at hindi ka uupo. Yan yung mga literal person. Okay? Literal tinatawag na literal yung isip. Na kung kaya, pwede ang mahalaga pag stay, magstay ka doon, anuman yung position mo, kahit tumambling ka pa doon. Diba? Kahit ay magpagulong-gulong ka doon sa tinatawag na kainit-initan, ang mahalaga ay nagstay ka doon ang sabihin natin immortal talaga yon. Okay? Na kung saan ay hindi siya napaka martir kumbaga, no? Na kung saan ay hindi siya mapapagod sa kakatayo. Sabi niya, ukuf bi Arafa, ang ibig sabihin ng ukuf na magtayo tayo, na hindi na tayo pwedeng humiga, na ikaw bahala ka sa buhay mo. Okay, kung yan ang feeling mo. So yun yung mga kapatid. So ibig sabihin dito, ang mahalaga nag-stay ka doon anuman ang posisyon na komportable ka. You know, either nasa ilalim ka ng tent o kay sa ilalim ng puno o anuman, okay? Sa ilalim ng CR bahala ka kung doon ka komportable. Kasama mo yung mga amoy, ano doon, amoy tae. Okay, pangalawa mga kapatid, ang wukuf sa Arafah ay itinuturing na isa sa mga saliga ng Hajj. No, isa sa mga saliga ng Hajj. Na kung wala ito, wala yung pag-stay sa Arafah, mapapawalang visa ang Hajj. Tandaan po natin, ha, mapapawalang visa ang Hajj kapag diretso ka ng Muzdalifah, hindi ka nagstay ng tinatawag na Arafah. Nagstay ka nga ng Arafah, pero araw pag hindi ka umabot sa tinatawag na ano sa ng paglubog ng kasi ng madali ka. O doon nakapagstay ka pero may violation ka. Still na yung Hajj mo ay tinatawag na sa katuparan mo pa rin 'yon, pero mayroon kang violation. At 'yun na nga yung magkakatay ka bilang tinatawag na kabayaran. Okay? So 'yun, kapag hindi na isa katuparan ang pananatili sa Arafah, masisira ang kanyang Hajj. Kaya huwag mong gawin yan. Masisira ang buhay mo. Dahil sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Ang ibig sabihin ng Hajj ay Arafah. Yun po yung highlights ng tinatawag na Hajj. Yun po yung focal point ng tinatawag na Hajj. Ang walang iba kundi ang Arafah. Ang pagstay sa Arafah. Okay. Pangatlo na patnubay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magsisimula ang wukuf sa Arafah sa madaling araw mula sa ikasyam na araw ng Dhulhijjah at ito ay magpapatuloy hanggang sa sumapit ang susunod na madaling araw para ikasampung araw ng Dhulhijjah. Okay? Kapag ang Hajj ay naroroon sa mga oras na ito, kahit na bahagyang pananatili lamang at kanyang tinupad ang lahat ng kondisyon ng wukuf, kung ganun, ito ay tama at tanggap. Ano yung mga kondisyon ng wukuf? Kailangan sa boundary. At wala siyang limited time. Okay? Ibig sabihin nito, kapag kapag nangyari na ang pagdating mo sa Arafah is gabi, it's still na acceptable yun. Okay?
still na acceptable yon. Pero kapag ang pagdating mo doon as araw bago mapaglubog ng araw, either umaga o hapon, dumating ka doon sa tinatawag na Arafah, all you have to do is wajib na magstay ka hanggang sa lumubog yung araw. Hanggang sa lumubog yung tinatawag na araw. Kailangan mong hintayin yon bago ka lumisan sa lugar ng tinatawag na Arafah. Yan ay kapag dumating ka doon ng araw ng Arafah, either umaga o tinatawag na hapon. Pero pag gabi ka naman dumating, ang mahalaga nagstay ka doon kahit bahagya. Okay, hindi kun walang siyang liyan, hindi siya tinatawag na ano. Wala siyang limited time kumbaga makapas sa pananampalatayang Islam. Lahat ng ito ay tinatawag na kaya na kung kaya, no? At kanyang itinupad ang lahat ng kondisyon, mangukuf kung ganito ay tama at tanggap. Sa kabilang dako naman makapas sa pananampalatayang Islam, kung sakali man wala siya roon sa Arafah, sa mga oras na yaon, mawawala ng saysay ang kanyang Hajj. No? Alinsunod sa sanay salaysay mula kay Ibn Abbas radhiyallahu an bilang marfu hadith na sinabi, faman adraka laylata arafa qabla tulu'il fajri min laylati jam'in faqad tamma hajju. Kaya't sino man na kanyang naabutan ang gabi ng Arafa bago ang pagsikat ng Fajar, which is pagbubukang liwayway mula sa gabi ng pagtitipon sa Muzdalifa, katiyakan na naging ganap ang kanyang tinatawag na Hajj. Okay? Nagiging tanataw na ganap ang kanyang Hajj. O, ulitin po natin ha, mag-screenshot po kayo para sa attendance natin at ipadala sa tinatawag na private message sa aking WhatsApp. Pang-apat mga kapatid na pamatnubay na regarding may kaugnayan sa Arafah, pinahihintulutan ang pananatili o wukuf sa kahit saang mang lugar na ang mahalaga ito ay kabilang at napapaloob o sakop ng Arafah, sakop ng boundary ng Arafah. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay tumigil sa bundok ng Arafah malapit sa mga malalaking bato habang siya ay nakaharap sa kibla at siya ay hindi umakyat sa tuktok ng bundok. May mga maling nag-aakala dito na ang propeta sallam daw ay nasa tuktok ng bundok nagstay. Wala po, walang katotohanan yan. Okay? Walang katotohanan yan. Yan ay bagos ay nasa mga paanan ng bundok, ng bahagyang, yung mga sabihin natin no, sa mga bahagyang paanan ng bundok at doon sa mga may mga bato-bato. Pero hindi mo alam kung saan-saan doon. Kaya huwag mong hanapin ang bakas ng propesa. Nasaan ba dito? Hanapin yung malaking bato doon. Para kang buang na naghahanap ng nawawalang ano doon, mahalagang bagay. Yung pala naghaharap pala kung saan nakapwes ang propesa sa salam. Diba? Wala po yan kapatid. Kasi kung pinalam sa atin at tinukoy kung saan nakapwes ito mismo propesa, baka maraming magtabarok doon sa bato na yun. Sasambahin yung bato. Diba? Subhanallah. Magagagawa, mahingi ng baraka doon sa bato kasi doon daw nakapwesto ang propeta Muhammad sallam na magiging shirk yun. Diba? Kaya alhamdulillah hindi pinaalam kung saan banda specifically no yung pagtayo ng propeta Muhammad sallam doon upang sa ganun maging ligtas ang isang tao, no, maging ligtas ang kanyang din mula sa anumang gawaing ibada, bida'at sa katinatawag na shirk. Ang mahalaga, ang propeta sallam ay nagsabi, wa waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqifun. At ako ay tumigil dito. Yun sa ngayon dito. Ang ngayon walang sinabi ang mga authority kung saan banda. No, para mag para sa ganun ay nakakabuti ito sa madlang people. At ang buong Arafah ay lugar para sa pagdigil para sa araw ng Arafah. Kaya kahit ikaw na pinaka nasa turf ka mismo, nasa pinaka huling hangganan ng boundary ng Arafah, doesn't matter. Ang mahalaga ikaw ay nasa loob pa rin ng boundary. Okay? Pero tayo sa case natin, alhamdulillah may mga tenta yung mga kapatid. Kaya huwag kang lumabas ng tent, pupunta ka doon sa bundok at kung ano-anong gagawin mo, baka tumambling ka doon. Diba? Tulad ng sinasabi ko, bago kayo magpaalam kayo mismo sa tinatawag na management kung saan kayo pupunta. Kasi pag nawala ka, kasi malawak ang Arafah na yan at saka crowded, hindi mo basa-basa mahanap yung tent, mga kapatid, kasi halos pari-parehas yung hitsura, pari-parehas ang mukha ng tent, at pari-parehas mismo yung lugar, pari-parehas yung gate, pari-parehas yung tayong dadap, yung mga puno pari-parehas. Tapos pag nawala ka, sino mo problema? Kami na naman, problema na naman kami sa problema ninyo. Subhanallah. Diba? Kaya pupunta doon, huwag kang lalabas ng tent kung hindi alam ng management. Kaya kung nawala ka man, at least alam namin na ikaw kung saan ka pupunta. Diba? Lagyan ng Google Locator. Okay? So yun mga kapatid, no? Of course, kung madali man para sa Hajj na tumigil sa mismong lugar na tinigilan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ganun ito ay higit na mainam. Pero kung mahirap para sa kanya na mangyari ito, sa ganitong kalagayan ay maaaring mangyari ang kanyang pagtigil sa kahit saang lugar sa loob ng Arafah. Gayunpaman, hindi maaari na siya ay tumigil sa lambak
na matatagpuan bago mag-arafa na kung tawagin ay lambak ng orana. At nakita na, na-discuss na tungkol sa orana yan mga kapatid, no, sa mga unang pagtatagpo natin. Ni siya ay umakyat ng bundok, ni umakyat sa mga malalaking bato. Ang Arafa ay mayroon sariling dulo at hangganan at mula sa dating panahon. Nilagyan na ngayon ito ng malinaw na palatandaan upang mabatay at mabatid ang mga hangganan na ito. Sa panahon ngayon, may ayroong mga naglalakihang mga malalaking tanda na itinayo upang ipakita na ang mga ito ay gilid at hangganan na ng Arafa mula sa lahat ng duration. Kaya makita mo dito, ends Arafa here. No? Starts Arafa here. Diba? Pag nasa loob ka, ends Arafa here, makikita mo. Pag nasa labas ka ng boundary, makita mo, starts Arafa here. Okay? So yun po yan mga kapatid sa panampalatang Islam. Alhamdulillah, ginawang madali na sa panahon ngayon para tukuyin ang lugar at ang boundary ng tinatawag na Arafa. Alhamdulillah. Of course, panglima na mga napatnubay mga kapatid, na rapat na tandaan ng mga nagsasagawa ng Hajj ang kadakilaan ng araw na ito at ang kahigtan at kapakinabangan na mayroon ito na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka-mapagkaloob sa kanyang mga alipin sa araw na ito. Ipinagmamalaki niya silang mga Hajj sa harapan ng kanyang mga anghel, mashallah tabarakallah, at siya ay nagpapalaya ng kanyang mga alipin mula sa impyernong apoy sa araw na yaon. Biro mo, mantakin mga kapatid, pinili ka ng Allah dahil ikaw, dahil hangad ng Allah sa iyo ang mainam at kabutihan. Diba, nandun ka sa Arafa, ipinagmamalaki ka ng Allah sa harapan ng mga anghel, pagkatapos sisirain mo lamang yung pagkakataon na yaon. Diba, sisirain mo lang sa pagkipaglandian sa chat, subhanallah, sisirain mo lamang sa kung ano-ano yung mga ginagawa mo, no, habang ikaw ay nandun sa Arafa, ng mga walang kwentang bagay, diba, samantalang po hindi ka makapagtiis na ilang oras lang at ilang mga araw lamang, subhanallah, kating-katina yung tinatawag na kamay mo sa pagdutdut ng kung ano-ano, diba, samantalang Allah subhanahu wa ta'ala pinagmamalaki ka, nakakahiya naman sa mga anghel, subhanallah mga kapatid sa panampalatang Islam, diba, at ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpapalaya sa kanyang mga alipin mula sa impyernong apoy sa araw na yaon. O kaya at dapat ilagay na sa mindset na baka kasali, dapat na kasali ka doon. Kasali ka doon ay kabilang sa papalayain ng Allah, inshallah subhanahu wa ta'ala, mula sa impyong ng apoy sa araw na yaon. Kasi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin akthara min ay yu'tikallahu fihi 'abda minan nar min yawmi Arafa, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fa yaqulu ma arada haula." Walang anumang araw na kung saan pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao ng napakarami mula sa impyernong apoy kaysa sa araw ng Arafa. Kaysa sa tatawag na araw ng Arafa. Siya ay lalapit ng napakalapit sa mga tumitigil sa Arafa at kanyang ipinagmamalaki sila sa harapan ng kanyang mga anghel at nagwiwika ano ang nais nila. Kaya yung phrase na mana arada haul, ano ang nais nila, ito ay indikasyon na anuman ang gusto mong ipanalangin sa Arafa, tutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ano bang gusto mo at tutugunan ko? Yan ang ibig ipahiwatig ng phrase na yan mga kapatid sa panampalatang Islam. Diba? Na kung kaya ibuhos mo na ang iyong dua sa mga araw na yaon, ang mga pagsisisi, pagsusumamo, at paghingi ng kapatawaran sa Allah sa mga araw na yaon, baka sakali, baka marahil, ika'y kabilang sa mga papalayain ng Allah, papatawarin ng Allah, at ganun din ay kahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggipin ang iyong tinatawag na sabihin natin panalangin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong sayangin yung mga oras na yaon sa Arafa mga kapatid, sa panampalatang Islam, sa pagdaldalan ng walang kwenta, pagkipagchismisan, no? At kung ano-ano pa mga gagawin ng social media at iba pa mga kapatid sa panampalatang Islam. You know? Iwasan, eh? Magtimpi upang ikaw ay maging matagumpay sa iyong ginagawa. Ang walang pagtitimpi ay hindi magtatagumpay. You know? Na kung kaya, mga kapatid sa panampalatang Islam, na kung kaya, kinakailangan sa isang hajj talaga, mga kapatid, no? Kinakailangan sa isang hajj na kunin ang napakalaking pagkakataon na ito na kanyang gagamitin ang bawat sandali at ang bawat minuto sa napakadakilang araw na ito. At muling baguhin ang kanyang pagbabalik loob sa Allah at paghingi ng kapatawaran at kanyang kukwentahin ang kanyang sarili, no? Kinakailangan na huwag niyang aksayahin ang kanyang oras at panahon sa paggala o pagiging abala sa walang kabuluhang pakipagtaltalan at pakikipag-usap. Diba? Huwag mong ubusin yung oras buro sa kaka-selfie. Sa lahat ng pusti ng tent, magpin-selfie ka doon. Diba?
eh subhanallah, baka dahil sobrang selfie mo, sumabog yung ano mo, sumabog yung cellphone mo dahil sa init ng cellphone at sa kainit ng panahon. Ayan, di ba? Yan ang napapala mo. Subhanallah. Kaya iwasan mga kapal sa pananampalatayang Islam yung mga bagay na iyon na maaaring makaapekto sa tinatawag na kahalagahan ng pagstay mo sa Arafah. Kaya nga yung pag dinanong tayo kung ano ang pinaka maraming pinalayang alipin sa araw, yan ay walang iba kundi ang Yawmu Arafah. Pag ang pinag-usapan naman ay pinaka maraming pinalayang alipin mula sa Impyernong Apoy ng mula sa Impyernong Apoy sa gabi, yan ay walang iba kundi ang tinatawag na sabihin natin na which is Laylatul Qadr. Okay? Now, pag-usapan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang gabi ng ikasampung araw ng Dhulhijjah, which is ang paglisan patungong Muzdalifah at ang pananatili rito ng magdamag. Kasi nga pag, di ba, tayo ay lilisan na sa Arafah after ng paglubog ng araw. Sa paglubog ng araw, based on Arabic calendar, mag-start ang ikasampung araw ng sabihin natin o unang gabi ng tinatawag na sabihin natin unang araw, which is gabi yun, ng sabihin natin ng Dhulhijjah, ng ikasampu ng Dhulhijjah. Okay? Kasi alam natin, pag sinabing pinag-usapan day is a general term, ito ay which is day. At sumasakla yung araw at saka gabi dito. So mag-start, alam natin sa Arabic calendar, mag-start ang araw, ang simula ng araw sa gabi, kapag lubog ng asa, paglubog ng araw. Nakunsa, ito na yung gabi ng ikasampung araw ng Dhulhijjah. At yun ang paglisan patungo Muzdalifah at ang pananatili sa Muzdalifah sa tinatawag na magdamag. Una, ang nagsasagawa ng Hajj ay lilisan ng Arafah pagkatapos na lumubog ang araw patungong Muzdalifah. At sunna para sa isang Hajj na maging kalmado at mahinahon na punong-puno ng karangalan sa puso habang siya ay lumilisan at wala siyang sinasaktang tao at binabanggit niya ang talbiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So huwag kang magsigawan doon, okay? Makipagrambulan, makipagburdagulan doon sa pila. Kalmado lang. Okay, take it easy, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. You know? Pangalawa, mga kapatid, no? Kapag nakarating na ang Hajj sa Muzdalifah, kanyang isasagawa agad ang pagdarasal ng Maghrib at saka ng Isha nang magkasama at may kasamang pagpapaigsi para sa pagdarasal ng Isha na may isang adhan at dalawang ikama bago niya kunin ang kanyang gamit at bagahe sa sasakyan. Of course, yan ay kapag sabi natin may sasakyan, kumbaga, yung mga nakabas o nakasariling tinatawag na sasakyan at kung ano-ano pa. Tandaan po natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad na sinabi ko kanina, ang paglisan natin sa mula sa isang lugar papunta sa isang lugar ay nakadepende yan sa timetable. Yan po sa case natin. May mga pagkakataon na sobrang late na ang pag-alis natin sa Muzdalifah kasi nga dahil sa medyo nahuli ang schedule. Kasi ang pagpasok sa train, hindi pwede sabay-sabay yan. Kinakailangan by schedule po yan, no? Kung halimbawa, ang naka-schedule para sa atin ay medyo huli na, ibig sabihin na itatansyahin natin na baka pagdating natin ng Muzdalifah ay maaaring tapos na yung oras ng Isha. I mean, after ng midnight. Na kung kaya, ang gagawin po natin ay magsasagawa tayo sa Arafah pa lamang ng Maghrib at saka ng Isha. Combination and shortening. Kasi nga alam natin na pagdating natin ng Muzdalifah, wala nang oras para sa tinatawag na Isha. Ma-expired na kumbaga yung oras ng Isha. Okay? Not unless kapag halimbawa sigurado tayo na makarating tayo ng Muzdalifah, ay maabutan pa natin ikumbaga yung oras ng Isha. Hindi pa ma-expired. Na kung kaya sunnah, sa ganitong kalagayan, sunnah na doon na natin sa katuparan ang Maghrib at saka ng Isha, which is jam'an at saka kasran, combination at saka shortening. So, case to case base po yan. Okay? Case to case base po yung mga bagay na yan. Okay? Then, pangatlo mga kapatid, ay kinakailangan sa Hajj, sa isang Hajji, na manatili ng magdamag sa Muzdalifah sa gabing ito. At kanyang isasagawa ng Fajr, ang Fajr ng maaga sa oras nito. Pag sinabing maaga, hindi ibig sabihin advance. Ibig sabihin ng maaga, pag kaagad-agad na mag-adhan, after that, rightly after that, ay mag-ikama. Yun yung tinatawag na sabi natin isagawa ng maaga. Hindi yung advance na wala pang oras ng Fajr, mag-Fajr ka na. Ay nabuang, hindi pwede yan. Okay? Kasi ang oras ng bawat pagdarasal ay may itinakdang, o ang pagdarasal ay mayroong itinakdang oras na nakasaad sa Sharia. Okay? Hindi na rapat na kanyang lisanin ng lugar na ito, which is si Muzdalifah, bago ang Fajr.
Hindi tayo pwedeng umalis ng Muzdalifa bago ang Fajr, maliban na lamang sa mga may kadahilanan na tulad ng mga mahihinang kababaihan, mga matatanda, mga bata, at sa mga naging kasama at umaalalay sa kanila, o sa mga taong nagsisilbi at naglilingkod sa mga hujjaj, yung mga sir, mga ano, hajj, mga nagsiservice na mga haji, no? Pinapahintulutan sa kanila na ilisanin ang Muzdalifa sa huling bahagi ng gabi habang ang buwan ay lumulubog. Okay? Ibig sabihin, habang papunta sa oras ng tinatawag na Fajr. Now, sa case natin, hindi natin alam kung saan na banda yung tent natin sa Mina. Usually, mga kapatid, magtataka tayo na bakit ganun, yung tent natin sa Muzdalifa at tent natin sa Mina ay parehas. Kasi po, may mga bahagi po kasi dyan sa Muzdalifa, kasi ang Muzdalifa magkadikit po yan. Muzdalifa at saka tinatawag na Mina, magkadikit po yan. May mga bahagi po dyan na nasa saklawan ng tent na yung kalahati is nasa loob ng boundary ng Muzdalifa at yung kalahati ng tent ay nasa loob ng boundary ng Mina. Na kung kaya, sabi ng mga scholars, kapag nangyari ito, ika nga, kaya kapag na, alimbawa, tayo napadpad doon sa mga tent na yaon, ay doon na yung tent natin sa Muzdalifa at the same time, doon na rin yung tent natin sa Mina. Kaya huwag kayong magtaka. Okay? Kaya doon pa lamang, diretso na agad sa tent. Kapag ganun nga, kasi nakadepende po yan sa kalagay ng tent kung saan banda yung tent natin. Malinaw? So bali, kapag wala tayong, kapag yung tent natin mismo is malayo sa Muzdalifa, which is tenta ng Mina, therefore magstay talaga tayo doon sa Muzdalifa. Okay, gagawa ng paraan yan yung hamla, gagawa ng paraan kung saan tayo pwede magstay doon. At lahat yan na naka-indicate na po yan, naka-designate na po yan sa bawat hamla. May mga space naman din para sa mga cool room. So yun po yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun nga, ang sasabi ko na pwede lamang umalis, no, lumisan ng sabihin natin na Muzdalifa bago ng Fajr ay ang mga kababaihan na mahina at saka yung mga kababaihan, mga sabihin pa yung mga bata at mga mahihina, matatanda, at sa mga umaalalay sa kanila at umaakay sa kanila at ganyan yung sa mga naglilingkod sa Hajj. Pwede silang sabihin natin, no, umalis na papunta ng tinatawag na Mina. Pero pag wala naman, di katulad nila, ay kinakailangan ay intayin ang Fajr, intayin ang tinatawag na pagsapit ng ano bago pumunta, saka pupunta ng Mina. Pang-apat, pagkatapos na maisagawa ang pagdarasal ng Fajr, kanais-nais para sa Haji na siya ay magtungo sa Mash'ar al-Haram. Ang Mash'ar al-Haram, mga kapatid, sa gradong pwesto o bantayog. Mayroon doon yan, mayroon naman yang ano eh, mayroon siyang mayroon doon poste na sa Mash'ar al-Haram, yung boundary na yan, Mash'ar al-Haram. Okay? At siya ay haharap sa direksyon ng Kibla, magsasagawa ng maraming zikir, pag-alaala sa Allah, takbir at panalangin, talbiya, which is kanyang itataas ang kanyang mga palad ng may katapatan at taus-pusong humihingi at nagsusumamo sa Allah. Manatili siya, no? Manatili siya sa ganitong kalagayan hanggang sa sumikat ang araw at maaari siyang tumigil at manatili at gawin ang mga ito sa kahit saang lugar na sakop ng Muzdalifa at ito ay katanggap-tanggap. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mawaqaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqifun." At ako ay tumigil dito at ang buong Muzdalifa ay lugar para sa pagtigil. Ang jam'un dito ay walang iba kundi ay Muzdalifa. Okay? Ay lugar para sa tinatawag na pagtigil. Panglima, kapag nilisan ng Haji ang Muzdalifa, siya ay pinapayuhan na mamulot ng 7 maliliit na bato upang gamiting pamukol sa Jamar al-Qab al-Aqaba sa unang araw ng Eid. Habang ang natitirang pagpukol o pagbato ay mga ganap sa mga susunod na araw, at ang mga batong gagamitin ay pupulutin sa loob ng Mina. Gayunpaman, pinapahintulutan na mamulot ng bato sa kahit saang lugar. You know? So, yun mga kapatid, ha? So, kahit pa yung pagpulot ng bato, kahit pa yung mga pupuluting bato, kumbaga, ay meron pamantayan yan at inshallah ay atin nang i-discuss yan sa kapag tayo ay nasa discussion na may kaugnayan sa pagbato. Kung anong klase ng bato ang pupulot, anong size, o sabi natin ano yung mga pamantayan sa bagay na ito. So ang kukuning bato sa Muzdalifa ay ang 7 bato, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Na kung saan ito yung gagamitin sa pagpukol sa Jamar al-Aqaba during the Eid, kasi isang po silang babatuhin natin. So bali kung puputulin mo na yung puputulin kung kapag ikaw naman ay para sa ika-third 12, 11, 12, 13, gusto mo nang kukunin doon, wala din problema. Okay, wala din tanataw na problema. Kaso lang ay magdala ka ng lalagyan mo, syempre. Yes, anong tanong mo? Raji? May tanong ka?
nag-ano ka, nagtas ka ng kamay. May tanong wala. Nakamute ka. Ayun. Choppy. Choppy na. Kapatid, na yung internet mo yung choppy. Malino naman sa iba. Okay? Okay. Diba? Pakimute. Okay. Now, dadako tayo sa ikasampung araw. Ako, ikaw, ano yun? Ah, ikasampung araw ng Dhul-Hijjah. Araw ng Eid. Sheikh, salamu alaykum po. Waalaikumsalam barakatuh. Sino tong ako, ikaw? Si Jafar po ito. O, ano yun? Itanong ko lang po kasi nalit po ako ng pagka-join eh. Yung pag-dudua po sa araw ng Arafah, anong oras po yung mag-i-start? Kahit anong oras po kapatid, pwede ka magdua sa kahit anong oras. But pagkatapos na po ng Fajr, okay na po yun, yung pagkasikat ng araw. Yes, pag nakarating ka na ng tinatawag na Arafah, pwede ka na magdua sa simula pa lamang. Pero pinaigding ito bago lumubog yung araw. Kasi alam natin na bago lumubog yung araw, which is after ng Asar, isa yan sa sabi ng mga scholar, isa yan sa mga pinakamainam na tinatawag na sabi natin oras, okay, na tinatanggap ang tinatawag na dua. You know? So yung after ng Asar po, yun ang pinaka-recommended na pagdudua? Yes po. Okay, kasi ulagar po siya. Afwan. Of course, dadako tayo sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, araw ng Eid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa sa gawa niya, ang pagdarasal ng Fajar at pagkatapos siya ay manalangin sa Allah at magsusumamo hanggang sa bago sumikat ang tinatawag na araw. Okay? So isa sa katuparan ng tinatawag na Fajar, syempre, doon sa Muzdalifah, sa mga sabi nating mga kapatid, sa mga haji na kung saan narapat na magstay sila sa Muzdalifah hanggang sa paglubog ng araw, hanggang sa pagsikat ng araw. At pagkatapos ay lilisanin niya ang tinatawag na ano? Lilisanin ng haji ang Muzdalifah bago tuluyang sumikat ang araw papuntang Mina. Papuntang Mina. Yun sa mga hindi excuse, no? Makanyang pararamihin ng talbiya sa kanyang daan kapag siya ay nakarating na sa lambak ng Muhsir na kung saan ito ang lambak bago makarating ng Mina. Sa pagitan ng Mina at ng Muzdalifah, siya ay narapat na magmadalis at sa paglalakad. At kapag siya ay nakarating na sa Mina, kanya nang isa sa katuparan ng mga gawain sa araw ng Eid na kung saan ang mga ito ay ang pagpukol sa Jamarat al-Aqaba, pagkatay ng hayop, pag-ahit o pagpapagupit ng buhok sa ulo, tawaf at sa katanatawag na sa'i. Yun po yung mga gawain sa araw ng Eid, mga kapatid. Ano yun? Yung pagpukol sa Jamarat al-Aqaba o pagkatay ng hayop sa hadi, sa mga hadi, pagpagupit, pagpapaahit ng buhok, tapos pagtawaf sa katanatawa, mapagsa'i. Ito po yung mga gawain during the Eid, during the Day of Eid, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Yes? Rashid? Sa Mina na po yan, Sheikh. Sa Mina na po. Saan ka makakita ng Jamarat al-Kubra sa Muzdalifah? Saan ba nakatayo ang Jamarat al-Kubra? Ishada. Siyempre sa Mina. Consider. Okay? Lumipat na sa Muzdalifah yung ano, yung Aqaba? Para may gawin mo yung pag-ano doon. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang alam nyo ba na ang Muhsir, tulad sa nabi natin kanina, yung lambak ng Muhsir, bakit, ano ang meron dito, bakit sunna na kung sakasakaling maglalakad tayo, syempre ito ay applicable sa mga naglalakad. Kasi tayo may train, social tayo kapatid, may train tayo. Oh. At kayo lang pala kasi wala pa akong tasre, no? May train kayo, no? So pag hindi mo na pag nakatrain ka, syempre mabilis yung takbo papuntang ano yan. So which is kapag sa mga naglalakad, merong diyang Muhsir na lugar ng Muhsir. Yun ang lambak ng Muhsir sa pagitan ng Muzdalifah at saka ng Mina. Bakit sunna ang pagmamadali? Kasi yung lugar na yun mismo, doon mismo pinarosahan yung mga ashabul fil. Doon... Assalamualaikum, Sheikh. Sa barakat. Esh. May tanong lang ako, Sheikh. Ano yun? Tanong ko kung halimbawa na naiwanan sa train, paano ang gagawin nun? Pag naiwanan sa train, ambot na lang niya, ambot na lang sa kanya kung bakit siya naiwan sa train. You know? Okay, ganito po. Pag naiwan yan sa train, meron naman yan mga aakin ng mga security, ng mga which is authorized person, mga ano doon. Kasi bawat ano man po yan, may mga nakabantay po dyan.
Tapos ipapakita mo lamang yung ano, yung wrist ano, wristband mo at saka sabihin natin yung ano mo, yung tawag diyan ID. Malalaman agad yan kung saan ka banda, kung anong anong tinatawag na hamla ka. Okay? Pero para bago po ba, pero bago mangyari yung kapatid, huwag kang patulog-tulog sa kangkungan, 'di ba? So huwag kang ihiwalay doon sa tinatawag na grupo, lalo pat kapag nakapila na o di naman kaya ay aalis na, 'di ba? Kaya maminsan nawawala yung isang tao kapag kung saan-saan na pumunta, kung ano yung mga hinahanap at kung ano yung mga gusto sa buhay. Hindi nakikiayon at hindi sumubod sa sistema. Kaya nawawala sila. You know? So yun mga kapatid. So inshallah, walang naman sana wala. So far, wala pa namang nawala sa mga based on my experience doon sa mga under ng hamla. Kapag sila ay papunta ng Arafah, Muzdalifah at saka ng tinatawag na Mina. Minsan nangawala lang sila kapag dati na sa Jamarat. Okay? So tandaan po natin na ano bang so nasabi natin kanina kung bakit sunna yung pagmamadali pag nakarating ka ng lambak ng Moser sa pagitan ng Muzdalifah at saka ng Mina. Kasi nga doon mismo yung lugar na pinarosan yung Ashabul Fil. Ashabul Fil yun yung ni yung mga sa Suratul Fil si ano sino yung ano yun? Sino yung Abraha. Okay? Doon na pinarosahan yung mga kampo ni Abraha sa kapanahunan bago ang pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sunna po ang na magmadali sa lugar na yaon at lisanin yung lugar na yaon. Then pangatlo mga kapatid, kapag nakarating na siya sa Mina, siya ay tutungo ng Jamarat al-Aqaba, which is Jamarat al-Kubra, na kung saan ito ang pinakamalayong Jamara o poste mula sa sentro ng Mina. At siyang pinakamalapit naman sa Makkah side. Na kapag nakarating na siya rito, kanyang ititigil ang talbiya at kanyang sisimula ng pagpukol sa Jamra sa pamamagitan ng 7 maliliit na bato ng paisa-isa habang binibigas niya ang Allahu Akbar sa bawat pagpukol. Kailangan isa-isa, hindi yung buong 7 isang tapon mo, hindi ganon. Otherwise, that counted po yan. Kailangan isa-isa din Allahu Akbar, then bawat pagpukol sabing Allahu Akbar. Ninam? Na kung kaya, diyan na natapos mo ang unang gawain during the day of Eid mga kapatid. Tandaan po natin parenthesis malito yung mga lugar na ito ay tatlo o kay apat ang pinaka-highlight sa lugar. Unang-una is sa Masjid al-Haram para sa tawaf, then yung Mina, yung Muzdalifah at saka yung Arafah. Yun lang naman po yung ano. Kailangan sauluhin natin yung mga dapat gawin every place. Upang sa ganun, kapag nagyari man yung di dapat nangyari, alam natin ang ginagawa natin. At ang kanais-nais na oras ng pagpukol ay magsisimula sa Fajar sa araw ng Eid. Subalit na, magsisimula sa Fajar sa araw ng Eid. Yun po, yan, lalo pa sa mga may excuse. Tulad na sinabi natin kanina, yung mga alimbawa, yung mga may mahihina, mga babae at mga kasama nila, mga bata, kapag sila'y nauna na sa sabi natin sa Mina, mula sa Muzdalifah bago mag-fajar, excuse sila, walang problema sa kanila. Pwede silang dumiretso na papunta ng Jamara al-Aqaba para magpukol. Nino? So magsisimula sa fajar sa araw ng Eid, subalit ang pagpukol bago sumapit ang fajar sa huling bahagi ng gabi nito ay tama at katanggap-tanggap. Magpapatuloy ang pagpukol hanggang sa pagsapit ng fajar kinabukasan ng 11th araw ng Dhul-Hijjah. At tulad po na sinasabi natin, naka-schedule po yung pagpukol natin. Hindi individual na tayo ay pupunta doon at gagawa ng pagbato. Hindi po. Kundi kailangan grupo according sa timetable na binigay sa atin ng hamla. Okay. So may mga patnubay tayo mga kapatid sa bagay na ito. Una, kinakailangan na iwasan ng Muslim ang pananakit sa kanyang kapatid na hujjaj sa pagpukol ng bato sa Jamarat at habang isinasagawa ang ibang mga gawain ng hajj. So, kailangan nandun pa rin po yung awareness na kailangan wag kang mapanakit, 'di ba? Wag kang gumawa ng hakbang na ikakasakit ng iyong kapwa haji. 'Di ba? Wag mong iwasan mo 'yun, mga kapatid. Kahit nasaktan ka, wag kang gumawa ng hakbang na ikaw ang mananakit. Mas mainam na masaktan kaysa ikaw ang manakit, 'di ba? Okay. Pangalawa, kinakailangang siguraduhin at tiyakin ang kanyang batong ipopinupukol ay nakapasok sa pinaglalagyan ng poste. Dahil ang ibang tao ay nagkakamali ng akala na ang adhikain sa pagbato ay ang tinatawag na ay ang mabato ang poste kahit na hindi makapasok ang bato sa pinaglalagyan ng poste.
Maiba naman na sila ay babato ng napakalayo sa poste o sa haligi hanggang sa hindi pumasok ang kanilang bato sa pinaglalagyan ng haligi. Ang katulad nila ay hindi na isa sa katuparan ang tungkulin ng pagbato. Ang mahalaga dito, pumasok doon sa basin. O doon sa basin ng poste. Kahit hindi mo matamaan yung poste mismo, ang mahalaga makapasok doon sa basin. Hindi kailangan matamaan mo yun, poste, mga kapatid. Sabi mo, kailangan matamaan ko kasi laki ang shaitan. Ang laki-laki na nga ng shaitan, mo panatamaan, no? Anyway, hindi po yun ang objective doon na matamaan mo yung poste. Ang objective dito, yung makapasok yung bato mo doon sa basin. Kahit hindi mo matamaan ang poste. Otherwise, kapag natamaan mo yung poste, tapos bumalik sa mukha mo dahil sobrang lakas ng pagbato mo, ayan, kasalanan mo yun. Diba? Kasi bakit na napaka... na para kang nagbato talaga ng ano, no? Parang kinakalaban mo yung poste na yan. Alam ko naghiganti ka sa shaitan. Alam ko na ito yung pagkakataon para maghiganti ng sa shaitan, kapatid, no? Pero, uy, wag kang gumamit ang word na ano, foul. Okay? Pero wag naman sana na sobrang laki ng by force, kumbaga, ng tinatawag na ano, pagpukol mo, bumounce na ngayon yung batos doon sa mukha mo. Wag, mga kapatid. Wag mong gayahin yung iba. No? Ang mahalaga, ang important doon, kahit pa yung pabibig ka magpukol doon, ang mahalaga at least nakapasok doon sa basin. Yun po yung points, kumbaga. Okay? Yun yung 3 points, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangatlo, kapag binato ng haji ang haligi ng isang pagbato, yung 7 ginawang isang pagbato sabay-sabay, hindi ito bibilangin sa kanya maliban na lamang sa isang bato o pagbato. At kung ilalagay lamang niya ang bato sa pinaglalagyan ng poste o haligi na walang naganap na pagbato, parang pipitikin lamang yun, ito ay hindi katanggap-tanggap. Narapat na maganap ang kilos ng pagbato. Okay? Narapat na maganap yaon. Narapat sa isang Muslim na kanyang iwasan ang pagmamalabi sa pagpukol na katulad ng pagpukol sa pamamagitan ng malalaking bato, unang sapato sa tiba pa, pati wheelchair, pati payong ginagamit nila. Okay, ang iba nga na namalayan, pati cellphone nila na nadamay. Ang sunna para sa gagamitin niyang bato ay maliliit lamang na tulad ng buto ng datilis o mas maliit pa kaysa rito. Ito ay alinsunod sa hadith na naisalaysay mula kay Jabir bin Abdullah radiyallahu an na sinabi, "Ara'aytun Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam." Ano 'yun? "Ra'aytun Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam." Okay, warama al-jamrata bimithli hasa al-khadhafi. No, nakita ko ang sugo ng Allah na pumupukol sa jamra sa pamamagitan ng bato na nakatulad ng buto ng patani. No, gano'ng kaliit yun? Buto ng patani, gano'ng kaliit yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Hindi, ang gusto mo ay buto ng santol. Ang gusto mo, buto ng mangga. Subhana, gano'ng kalaki. Huwag naman gano'ng, mga kapatid. No? Huwag ka naman nanggagalait doon sa bato. Walang kasalanan yung puste doon. Yung shaitan yung may kasalanan, yung puste. Okay? Pang-apat, ang mga lalaking haji ay kanilang aahitin ang kanilang buhok sa ulo o kanilang gugupitin ang lahat ng bahagi ng kanyang buhok sa ulo, subalit ang pag-aahit ay higit na mainam. Gayunpaman, sa mga kababaihan ay kanilang puputulin o gugupitin lamang ng bahagi ang dulo ng kanilang buhok, which is 1 inch yung dulo ng kanilang tanataw na buhok. Sa mga kalagihan, huwag niyong panghinayangan yung gantipala, "Ustaz, gusto ko lang ng gupit, ayoko ng kalbo." Kapatid, kahit kalbo ka, walang mangungutya sa iyo dito. Sa Pilipinas meron, pero dito walang pakialam kung kalbo ka, kahit pa marami kang pahak doon sa tinatawag na ulo mo, 'di ba? Kahit pa lahat 'yan ay puro marka ng espada yung ulo mo, walang pakialam yung mga tao. 'Di ba? So, kaya 'wag mong panghinayangan yung gantimpala. Kasi yung buhok tutubo rin yan, tutubo, kapatid. Ayaw at gusto mo. Pero yung gantimpala, malilisan yun na wala kang mapapakinabanga, hindi mo na ko yung pinakamainam na tinatawag na gantimpala. Anong gusto mo? Diba? Yung mainam na gantimpala o yung tinatawag na jutay na gantimpala? Panglima, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pagkatapos ay maaring lisanin ng haji ang Mina patungong Makkah upang isagawa ang tawaf al-ifada na kung saan ito ang obligadong tawaf para sa haji. Na kung saan dito ay walang ramal, ibig sabihin mabilis na paglalakad para sa mga kalalakihan, ni walang ibdiba, walang hayagang paglalantad ng kanilang balikat. Pagkatapos ng tawaf, siya ay mag-aalay ng pagdarasal ng 2 raka'a at ang pinakamainam sa pagsasagawa ng tawaf na ito ay ang hindi nakasuot ng damit ng ihram. Pagkatapos ng kanyang pagpukol at pagpapaahit o paggupit, kanyang huhubarin ang kanyang ihram at ito ay papalitan niya ng pangkaraniwang kasuutan at siya ay maglalagay ng pabango. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihramihi na yuhrim
walihillihi qabla ayyatufa bilbayt. Pinapabanguhan ko noon sana all ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa hangarin ng ihram. Sa oras na siya ay naglayo nito at nang kanyang lilisanin ang kalagayan ng ihram bago magsagawa ng tawaf sa tahanan ng tinatawag na Kaaba. Diba? How sweet, no? Si Aisha radhiyallahu anha, sana all, no? Ang nagpapabango sa kanilang mga asawa, yung kanilang mga asawa. Mashallah tabarakallah. Kaya kung gusto mo maging sweet, gayahin mo si Aisha radhiyallahu anha. Mashallah tabarakallah, diba? Ang iba dyan, wala kang pakialam, kanya-kanya. Bahala ka dyan. Pang-anim, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magsisimula ang tawaf pagkatapos ng fajar sa araw ng Eid. At katanggap-tanggap din kung ito ay sasagawa bago ang fajar sa pinakahuling bahagi ng gabi ng Eid. Para sa mga mahihina na nagmamadaling lisanin ng Muzdalifa, maaari ring antalahin ng Hajj ang kanyang tawaf al-ifada hanggang sa matapos ang araw ng Eid, subalit ito ay salungat sa kung ano ang higit na mainam. Okay? Of course, pangpito mga kapatid, tapos natin ito. Pagkatapos ng tawaf al-ifada, na rapat para sa haji na ang kanilang Hajj ay tamattu, na gawin ang sa'i sa pagitan ng Safa at saka Marwa. Gayunpaman sa mga Hajj na ang kanilang Hajj ay kiran at saka ifrad, kung ang sa'i ay kanila nang nagawa noong pagkatapos ng tawaf al-qudum para sa pagdating, hindi na nila kailangan pang gawin ito pagkatapos ng tawaf al-ifada. Kapag natapos ng maisagawa ang tawaf al-ifada at sa'i para sa Hajj, para sa mga kinakailangan gawin ng sa'i, kanya nang natapos ang lahat na mga gawain ng Hajj sa araw ng Eid. Na kung kaya, kinakailangan niya bumalik na Mina upang manatili roon sa gabi ng 11 ng Dhulhijja. Sa case po natin, okay, depende sa atin yan kung magsasagawa na tayo ng tawaf al-ifada o kaya ng sa'i at saka ng tinatawag na sabihin natin at saka ng sa'i, no? Nasa atin yan, naka-schedule po yan mga kapatid sa panpalating Islam. Na bilang panghuli mga kapatid, inshallah, pagkakasunod-sunod na mga gawain ng Hajj sa araw ng Eid. Ano yung mga tinatawag na ano? Parang ano? Ito yung mga pagkakasunod-sunod. Una, ang sunna ay kanyang gagawin ang mga gawain ng Hajj ayon sa pagkakasunod-sunod. Yan talaga yung sunna. Una, pagpukol o pagbato sa Jamarat al-Aqaba. Yun ang una. Pangalawa, pagkatay ng hayo para sa tamatu at sa akiran yung hadi. Pangatlo, pag-aahit o paggupit ng buhok o buhok sa ulo. Yan ang pangatlo. Pang-apat, pagsasagawa ng tawaf. Pang-lima, pagsagawa ng sa'i sa sinuman na kinakailangan niyang gawin ito. Yan po yung pagkakasunod-sunod, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gayunpaman, kung ito ay ginagawa ng haji na hindi naayon sa pagkakasunod-sunod... Hindi pa ay kilit yun? Yung pagkakasunod niya? Ano po? Pili pa kilit yun, yung pagkakasunod niya? Yan ang una, nasa screen. Wala, sunat ko lang. Wala kang screen, kapatid, nasa screen ah. Hindi mo nakita yung screen? Ito pala. Sorry, Ustada. Okay. Ustada, lang kami dito ng kapatid ko. Oh, sige. Sulitin natin, ha? So, kung ganyan pa man, kung ito ay ginawa ng haji na hindi naayon sa pagkakasunod-sunod, ito rin ay magiging katanggap-tanggap at tama. Walang problema. Ito ay pinahihintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung halimbawa, ginawa niya muna ang pagpapaahit bago ang pagpukol sa Jamara, ito ay mananatiling tama at tanggap. Walang problema. Kung siya ay nagkatay muna bago magsagawa ng tawaf at pagkatapos siya ay magbabato, ito rin ay katanggap-tanggap. Dahil tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa gawain ng Hajj sa araw ng Eid nang hindi magkakasunod-sunod at ang kanyang anong sabi ng Rasulullah, "Af'al wala haraj." Gawin mo ito at ito ay walang anuman. Okay? Gawin mo ito at ito ay tinatawag na walang anuman. So walang problema kapag hindi magkakasunod-sunod. Ang mahalaga na isa katuparan mo yaon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subalit ang pinakamainam ay ang tinatawag na pagkakasunod-sunod. Okay? So hanggang dito na lamang po muna mga kapatid sa pananampalatayang Islam dahil oras na po ng Maghrib at meron po ako kaming dawa sa hospital after ng Maghrib. So inshallah, ayan, late si Toyske. Okay? Late ka na Toyske, tapos na kami magklase. Nino? Sorry, okay. So inshallah at inshallah abangan niyo po yung ating next schedule na lecture inshallah. At katulad nito ay magano kayo sa lahat ng mga hindi pa napag-screenshot para sa kanilang attendance, mag-screenshot na po kayo para sa attendance. Ang mahalaga andun yung mga pangalan po ninyo.